guys, welcome back to my channel. Ngayon po ay magpipick a card po muli tayo. Pumili na lamang po kayo ng stone na gusto po ninyo at kung anong gusto may parating sa inyo ng ating tarot card. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Hinati ko na po sa apat ang ating pong tarot card. Ito po ay number 1, Blue Piyaw. Number 2, Yellow Piyaw. Number 3, Red Piyaw. And number 4, Black Piyaw. Pumili na lamang po kayo kung anong kulay na piyaw ang gusto po ninyo. Ang piyaw po ay Baby Dragon and Money Catcher and Protection. Pumili na lamang po kayo kung ano po ang gusto nyo po dyan at kung anong gustong iparating sa inyo ng ating tarot card. Kung kayo po ay nakapili na, unahin na po natin ang number 1, Blue Piyaw. Sinasabi po dito na ating tarot card na kung kayo man ng inyong karelasyon ay lagi nag-aaway, ay wala namang hiwalayang magaganap. Kumbaga, parang lambingan nyo na yon pero hindi naman kayo magkakahiwalay. Sinasabi rin po dito na kayo daw po ay magiging wais na sa pera at magiging ganyan na kayo. At malaki ang posibilidad na bago matapos ang 2020 ay kayo ay makakaipon ng pera. May paparating daw po kayong pera. At meron kayong matagal na naging problema at maaaring meron kayong nakaaway na isang babae tungkol sa malaking halagang pera. At sabi po dito, medyo ang problema nyong ito, medyo magtatagal pa. Wala pa sa ano na magkakaayos kayo. Sabi rin dito na makakaranas ka na purihin ng ibang tao dahil sa kapuri-puri mong pag-uugali. Sabi rin dito na may isang lalaki kang nakasama na loob pero kayo ay magkakaayos. Mag-iingat daw po kayo dahil maaaring kayo ay may makaaway tungkol sa pera. At kayo nga daw yan, kagaya po na nabanggit nung unang-una na lagi kayo nag-aaway ng inyong karelasyon, ayan, lumabas po. Lagi kayo nagkakaroon ng samaan ng loob ng inyong karelasyon. Kumbaga, nagkakasakitan kayo ng kalooban, pero hindi man kayo maghihiwalay. Kayo't kayo pa rin. In the end, ay parang ganun lamang. Parang ang inyong usaping love life ay parang roller coaster. Minsan ay okay, minsan nasa baba, minsan nasa taas, ganun. Ganun ang takbo ng inyong usaping buhay pag-ibig. Yung sabi po dito na may paparating na balita. Para bang meron kang naging matagal na problema, matagal na ito, tapos may darating na balita at magiging yung problema nyo ng matagal na ay parang marireverse, parang magiging maganda na ang balitang ito. Sinasabi rin po dito na kayo daw po ng inyong karelasyon ay lagi-lagi nag-aaway tungkol lalo-lalo na sa usapin ng pera. Yan ang sinasabi ng ating pick a card number 1. Number 2. Sinasabi po dito ng ating tarot card, kung sino man na nakabunot itong number 2, ay maaaring kayo daw po ay makakaiwas sa tukso. Kung kaya't, kumbaga dati-rati lagi kayo nag-aaway ng inyong karelasyon, ngayon ay mapapalitan na ito ng pagmamahalan. Bagamata, yun nga po, dumaan talaga kayo sa pagsubok na ang problema ninyo sa inyong karelasyon ay panay tukso na lamang. Parang hindi siya nakakaiwas sa tukso. At maging kayo na nakabunot po nito. Kayo po ay parang malapit din sa mga usapin na ganyan. Kumbaga, ngayon ay kayang-kaya mo na siyang iwasan. Kayang-kaya mo nang iwasan ang tuksong ito. May paparating sa mga dalaga na nakapili po nito na nasa middle age at maaaring tunay ang pagmamahal ng taong ito sa inyo. Nasabi rin po dito na
Bilog daw po ang mundo at hindi laging ganyan ang takbo ng inyong pamumuhay. Meron daw kayong makikilala, bagong kakilala, isang lalaki. At ang lalaking ito ay parang babalakan mong utangan pero wala naman tong pera. Sinasabi rin po dito na ikaw naman daw po ay maaaring kayo daw po ay nakakalimot ng tumawag sa mahal na Panginoon. Nakakalimutan nyo ng magdasal. Nasabi rin po dito na may matagal na nag-away-away ang pamilya pero maayos naman to in the end. At maaaring meron kang inaayos na mga papeles or meron kang inaayos na problema pero ito naman ay maayos naman daw. Nasabi po dito na parang magiging maiinitin ang ulo daw po ninyo. At maaaring may problema kayong kaharapin tungkol sa inyong buhay pamilya. Ito, parang lagi-lagi nag-aaway ang inyong pamilya. Sinasabi rin po dito na ito daw po ay matagal nang nagaganap. Mag-iingat daw po kayo dahil maaaring kayo ay merong makaaway na isang lalaki. Parang ang lalaki ito ay maraming problema ang pinagdadaanan. Ngayon, parang mag-aamok siya ng away. Ngayon, kung papatulan niyo ang lalaking ito, aba, eh, madadamay kayo sa kanyang mga problema. Parang lalaki pa ang problema ito. Kaya kung makakasagupa kayo ng mga ganyang klase ng tao, ay huwag niyo na lang papansinin para walang gulo, walang problema. Yan ang sinasabi ng ating pick a card number 2. Sinasabi po dito na ating tarot card na magkakaroon daw po ng bagong miyembro ng pamilya. In short, may mabubuntis isa sa mga pamilya daw po ninyo. Sinasabi dito na may paparating kang malaking halagang pera na dati pinag-awayan. Pero magiging okay na ito kung kaya't magkakaroon ka ng pera. Sinasabi rin po dito na meron kayong matagal na inaayos na problema at ito ay maaayos. At sabi rin po dito na maaaring sa mga dalaga na nakabunot po nito, maaaring may manligaw sa inyo na mas bata daw po sa inyo. Maaaring tunay pagmamahal ng taong ito sa inyo. Meron din daw manliligaw sa inyo sa mga dalaga na mas may edad sa inyo ay huwag niyong papansinin dahil hindi tunay ang pagmamahal nito at ito po ay may pamilya pa. Gulo lamang ang dala nito sa inyong buhay, kaya huwag nyo siyang papansinin. Yung mas bata sa inyo, okay pa siya. Mas totoong mahal ka niya. Sinasabi rin po dito na sa mga binata naman, maaaring matagpuan nyo or kaya biglaan kayong magkita ng babaeng ito. At ang babaeng ito ay magkakagusto ka kaagad at maaaring ito na ang inyong forever. At maaaring itong taong ito ay magugustuhan ka din. Kumbaga malalove of at first sight po kayo. Sinasabi rin dito na may paparating kang pera at marami magagandang oportunidad ang darating sa inyo. Kung ikaw man ay may naayos na mga papeles, ay maaaring maayos mo na siya. Sinasabi rin dito na maaaring kayo daw po ay maging ganyan sa pera dahil parang magiging gastador daw po kayo. Kung ikaw man ay naghahanap ngayon ng trabaho, ay hindi ka pa matatanggap sa trabaho. Kumbaga, sa ngayon ay tiis-tiis mo na. Parang may problema daw po kayo na kinaharap tungkol sa usapin ng pera. Ayan, kaya kung kailangan, maging ganyan po kayo. Pag nagkaroon ng pera, ay pahalagahan ito at huwag gastos ng gastos. Pag-iisipang mabuti ang paggastos para hindi agad maubos ang inyong pera. Yan ang sinasabi na ating pick a card number 3. Sinasabi po dito na ating tarot card na meron kang matagal na nakasamaan ng loob or nakaaway pero maaring mag-cross ang landas daw po ninyo at maaring kayo ay magkaayos. Sinasabi rin po dito sa isang magkarelasyon na lagi-laging nag-aaway. Meron ka daw po maiisip na pamamaraan kung paano mababago ang takbo ng iyong pamumuhay at sinasang-ayunan ka ng ating tarot card, maaaring ito na ang maging dahilan. At umikot na ang magandang kapalaran para sa inyo kasi nakalagay dito, the world, bilog ang mundo at hindi laging ganyan ang takbo ng inyong pamumuhay. At pag-iingatan ng inyong kalusugan dahil maaaring kayo ay magkaroon ng karamdaman.
Away-away ang lagi nagaganap sa buhay magkarelasyon na nakabunot po nito. At may paparating daw po kayong pera. Ang sabi po dito, na kayo daw po'y pinanghihinaanan ng loob kasi ang pinaka-worst ninyong problemang maaaring maganap sa inyo ay magkaroon kayo ng karamdaman at ganun din po ang karamdaman sa puso. Sinasabi po dito na ating tarot card na kayo daw po ay magiging wise na sa pera at maaaring bago matapos ang 2020 ay makakaipon daw po kayo ng pera. May paparating kang balita tungkol sa usapin ng pampinansyal at maganda naman ang balitang ito. At sabi po dito ay mag-iingat ka dahil maaaring ikaw ay maloko tungkol sa pera. At sinasabi rin po dito na sa mga nakabunot nito na may anak na, ay swerte daw po kayo sa inyo pong mga anak dahil ang mga anak ninyo ay lalaking mabait at maagang aasenso ang pamumuhay at maagang makakatulong sa inyo. Bagamat ang nakabunot po nitong number 4 ay may problema tungkol sa usapin ng pag-ibig. Ayan, kasakita ng kalooban ang laging nagaganap sa inyo. At sabi po dito natin tarot card ay hindi naman kayo magkakahiwalay bagamat kayo po ay lagi-laging nag-aaway. Maraming magagandang oportunidad ang darating sa inyo, number 4, na nakapili po nito. Kung kaya't huwag niyong pababayaan ang inyong kalusugan dahil maaaring kayo ay magkaroon ng karamdaman. Yan po ang sinasabi ng ating pick a card for today. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!